Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, February 8, 2023. Umiiral nga po sa ating bansa ngayon itong Northeast Monsoon na nakakaapekto nga po yan sa may parte ng Ilocos Region, Cordillera, at maging dito nga po sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, and Metro Manila. Asahan po natin dyan na yung makulimlim na kaulapan na may kasamang biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan. At yung sa may Mindanao naman po natin, kung mapapansin natin, magkakaroon tayo dyan ng mga pulupulong pag-ulan. Ito nga po ay extension ng kaulapan nitong bagyo na nasa labas ng ating bansa. Ito nga po ay nasa karating bansa lamang natin, yung bagyo. Pero extension ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan dito sa may dulo ng Mindanao. At tayo naman sa ating advanced weather forecast, stable nga po yung senaryo na magkakaroon tayo ng possible low pressure area or sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ibahin pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible naman tayo makaranas ng mga pag-ulan at matinding pagbaha. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin natin, by February 9, dito nga po tuloy-tuloy lalakas ang ating northeast monsoon at magdadala naman po ng pag-ulan dito sa may eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 10, tuloy-tuloy po makakaranas na mahina at katamtamang pag-ulan ang eastern section ng Visayas at ng Mindanao, pero magiging maganda po ang lagay ng panahon ng halos kalakihan ng ating bansa. Pagdating naman ng February 11, tuloy-tuloy naman po gaganda ang lagay ng panahon, bagyang hihina ang northeast monsoon, iiral ang ating easterlies. At pagdating naman ng February 12, kung mapapansin natin, magkakaroon na nga po tayo ng sama ng panahon o low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng February 13, yung low pressure area, pinakasentro po, nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero extension ng kanyang ulapan ay posible na nga po yung magpaulan sa may parte ng Visayas. At pagdating naman po ng February 14, yung pinakasentro nga po nitong low pressure area, mapapansin natin, ay halos nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung extension ng kanyang kaulapan ay nagpapaulan na nga po yan dito sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas. At pagdating nga po ng February 15, 16 at 17, tuluyan nga pong lalapit dito sa ating kalupaan itong pinakasentro ng ating low pressure area. Iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan sa posibleng epekto nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para nga po sa mga posibilidad na pagbabago pa nitong minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.